Meron po tayong milestone na na-achieve. Thank you to Sir Coach Chinkitan. At talagang na-motivate ako para mag-ipon. At yun nga yung 100,000 challenge. Yes! Yes, 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 yes! Sumobra siya sa 100,000. At naging 101. Welcome to my YouTube channel, your channel of blessings. Ako si Sir D, ang inyong maestra, bihero at kumpanyero. And this is Sir D Diary Season 3! Ayun, break muna po tayo sa atin pong Maestra Series 2022 sapagkat meron po tayong milestone na na-achieve ngayong araw na ito. Well, actually, hindi ngayong araw na ito, nung mga nakaraang araw pa. You remember po ay nag-share ako about my iponaryo journey, no? At meron akong challenge na ginawa sa pag-ipon. And thank you to Sir Coach Chinkitan for his books, no, na aking nabasa at talagang na-motivate ako para mag-ipon. At yun nga yung 100,000 challenge. Yes! At ayun na nga, okay? natapos ko na siya. Yes, 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 yes. And gusto kong i-share sa inyo itong milestone na ito. Not to boast about it, but to share something na I hope magbigay sa atin ng inspiration din, ng motivation also para mag-ipon. Nag-start po ako ng April this year, 2022. At natapos ko po siya ng August din, August 2022. So, April, May, June, July, August. So, parang apat na buwan ko po siyang na inipon. So, siguro sa iba, parang mabilis lang siya. Yung iba naman, medyo matagal. Pero para sa akin, medyo mabilis siya dahil ang ginawa ko po, ang naging technique, naging strategy ko ay kasi May, April po nag-start eh. So by May, alam to ng mga nasa government offices, no? Na pag May po ay dumarating ang mid-year bonus. So kung dati ay YOLO tayo pagdating ng mga bonuses natin. Itong challenge na ito, no? A big chunk, a big portion of the bonus na na-receive ko ay inilagay ko talaga. Kahit na mabigat, kahit na mahirap. Pero grabe, napaka-freeing talaga nung feeling na yon, no? Malaking portion ng aking bonus ay nilagay doon. Kaya rin siguro mabilis din siyang natapos. Another strategy na ginawa ko po ay nag-designate talaga ako ng certain percentage sa salary na dumarating sa akin na talagang diretso dapat talaga. So, kung dati ay ang formula mo ay income minus expenses equals savings, ngayon it's different, no? Income minus savings, tas kung ano matira doon, yun lang yung pwede kong gastusin. And to be honest, napakahirap po talaga niya at first. Pero ang maganda naman nun, dahil sa book ni Coach Chinky, diniscuss niya doon yung difference between needs and wants. You really have to take time to list down or to reflect. Wow, may pa-reflection tayo. To reflect and to think about ano ba talaga yung mga bagay-bagay na kailangan mo at mga bagay-bagay na gusto mo. At yung mga gusto mo, yung mga wants mo, pwede namang magbumunang bilhin. Just to share with you, alam nyo ba na nung ginawa ko po yun, isang napakalaking katipiran na na-encounter ko ay yung sa grocery. Yung na-trim down siya ng more than 50% yung expenses pagdating sa sa grocery. Alam nyo ba kung isa sa mga malaking slash noon, yung mga binibili nating mga chichirya, mga guilty as charged po ako doon. Pero grabe, sobrang nanlaki din yung mata ko nung, ay grabe pala yung expenses natin sa mga wants natin, mga kaibigan. Pero praise the Lord, at it is a very meaningful journey, to be honest. So yun yung mga naging strategy po natin, no? Nagtipid-tipid po tayo. Yung iba din, mga binenta ko ng mga gamit. Yan. So, yung mga pinagbentahan na gamit ay dinaretso ko agad dun sa pag-iipon natin or yung box na Yan. Makikita nyo mamaya kung ano yung box na yon. Grabe, sobrang fulfilling, and thank you Lord for this wonderful journey. And wag na nating patagalin pa para sa pagbasag ng pagbukas ng box na yon na atin pong ginamit na pag-iipon. By the way, no, ang another twist pala na ginawa natin ay dahil 100,000 peso challenge siya, so meron siyang bills like 1,000, may certain number, no, na 1,000, number of bills na 1,000, ng 500, ng 100, at ng 50. Pero binigyan ko siya ng twist. Yung mga nakakuha ko din ng mga 200 pesos, no, nilagay ko na lang din doon. So, sumobra siya sa
100,000 at naging 101,400 yung atin pong naipon, o, di ba, no? And also another thing, kasi ang hirap pa lang mag-ipon ng 50 pesos ngayon. So yung iba, ginawa ko na lang buo tapos nilagay ko na lang siya, alam nyo, para matapos na yung ano, challenge anyway. Pero yun nga, kanya-kanya tayong trip. Mahalaga na ipon natin lahat yun. But, sige na po, huwag na nating patagalin pa. Narito, panoorin natin lahat kung paano natin buksan ang ating naipon. Let's watch this. Yay! It's such an achievement talaga. Grabe. At nagpapasalamat ako muli sa ating pong coach Chinky Tan na naging instrumento po talaga kayo ni Lord para, alam mo yun, mabuksan ng aking isipan patungkol sa pananalapi. And by the way, ha, napakadaling intindihin nung mga libro ni Coach Chinky. Very practical. Yun nga lang talagang may mga pagkakataon na mahirap siyang gawin, but no guts, no glory, no pain, no gain. Tama ba yung mga sinasabi ko? Basta, check nyo na lang yung mga books ni Coach Chinky para mas maging maalam tayo patungkol sa mga financial aspect natin. And to end this episode, no, I would just like to encourage you. Alam niyo po, ang salapi naman ay, well, hindi masama ang salapi. No? It's the love of money that is the root of all evil, sabi sa Bible. At kailangan din natin ng pananalapi para sa mga pang-araw-araw nating mga gastusin and what have you. And lahat ng mga yon na dumadating sa atin ay mga pagpapala ng Panginoon. At kailangan tayo maging good stewards, no? Maging faithful servants tayo sa Panginoon kahit sa pananalapi po natin. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful." Diba? So although the context of this would be the ministry in general of Paul, and ganun din dapat sa mga disciples or sa mga manggagawa ng Panginoon. But I also believe that this can be also applicable to taking care of the money, the blessings na binigay sa'yo ng Panginoon. At isa nga dyan ay yung pag-iipon. At yung inipon po natin actually ay mapupunta part ng emergency fund natin. Alam naman natin na napakahalaga ngayon ng emergency fund. So, yun, no? Nag-ipon tayo. And that's how I also give praise and glory to the Lord na itong binibigay mo sa akin ay dapat hindi ko sayangin at magamit siya sa tamang paraan at hindi lang para ma-bless ako, kundi para ma-bless din ng ibang tao. O, diba? So, that's how we should view money from the Lord's perspective. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Panginoon. So, with that, grabe, nakaka-excite din dahil natapos na. So, gusto ko ulit magkaroon ng Ipon Challenge. At kung gusto nyo rin makisali sa Ipon Challenge na ito, just comment down below. Kaya naman, mag-start na po tayong mag-ipon. Grabe, sobrang dami ng mga pangyayari ngayon sa paligid natin, no, ay maging wais din tayo sa paggastos at sa paggamit ng atin pong mga kinikitang salapi. Maganda rin na makapag-invest tayo. Kaya gusto ko rin magkaroon ng mga investment pa na mga negosyo. Pero seryoso naman ako nun. Pero syempre, hindi para mag-cam-cam ng maraming salapi, kundi para maging blessing ka sa iba. Okay? So with that, yun lang siguro. Kung may mga questions tayo, just comment down below. At nawa ay nagsilbi itong inspiration sa bawat isa. Again, this is not to boast kung ano man yung naipon natin. It's not about the amount. It's not about the amount of money, but it's actually the principle, really, that I would like to share with you na maging good stewards tayo ng mga ng salapi ng financial aspect natin, ng mga blessings na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Oh, yun lang naman. So, sana na-enjoy nyo itong episode na ito. Please do not forget to hit the subscribe button at syempre, yung ating like button and the notification button para mas lagi tayong maging updated sa mga videos and episodes ni Sir D. Muli, ako si Sir D, ang inyong Maestro Bihero at Kumpanyero, and to God be the glory. Bye!